Maging I am ready sa ulan ngayong magdamag ang mga taga Southern Luzon kasama ng Metro Manila at yan ay dahil sa Bagyong Salome. Namataan ang sentro ng bagyo dyan sa may San Juan, Batangas at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 90 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos ang bagyo sa 25 kilometers per hour patungo ng west-northwest. At dahil sa bagyo ay nakataas ang tropical cyclone signal number 1 dyan sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Southern Zambales, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. At signal number 1 din dyan sa may Masbate, sa Tikaw at Burias Island, Romblon, Marinduque, Quezon, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Ang mga nabanggit na lugar, mga kapuso, makakaranas po ng mga pag-ulan, malalakas na ulan at bugso ng hangin ngayong gabing ito. Sa track ng pag-asa, matapos manalasa dito sa Bicol Region, ang mga probinsya naman ng Quezon, dyan sa may Marinduque, Romblon, Batangas, Cavite at Mindoro Provinces ang sasalantahin ng bagyo ngayong gabi. At magdamag na babaybay ng bagyo ang Southern Luzon, posibleng tumama dyan sa may Batangas ngayong gabing ito. At makikita natin yung mga kulay purple, orange at pula na yan. Yan yung mga malalakas na ulan na tatama o mararamdaman dyan sa may Mimaropa, Calabarzon Region ngayong gabi na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Habang bukas ang madaling araw, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa Metro Manila ay ramdam natin. Sa ngayon pa lamang, ramdam natin yung malakas na ulan hanggang magdamag yan habang tumatawid yung bagyo dito sa may Batangas, Cavite area. Kaya dito sa Metro Manila, asahan ng malalakas na ulan, lalong-lalo na dito sa may southern portion. Mahinang ulan naman ang inaasahan sa Visayas at Mindanao bukas habang papalayo yung bagyo sa mga nabanggit na lugar. Pero maging I am ready pa rin po mga kapuso sa thunderstorm sa hapon, lalong-lalo na dito sa may Mindanao. Chino? Mang Danny, marahil yung katanungan na marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ay posible pa bang lumakas ang Bagyong Salome habang binabaybay ang kalupaan ng Luzon at magdudulot ba ito ng malakas na pag-ulan na alam naman natin ang equivalent noon ay baha sa Metro Manila? Yes, Chino. May posibilidad pa rin na lumakas yung bagyo. Yun nga lamang, Chino, kapag yung bagyo ay lumakas, dahil ang kilos niyan ay pa west-northwest, ay papalayo na yan ng ating bansa. Kaya yung ulan na dala-dala ng bagyo, habang lumalayo yan at lumalakas, yun namang ulan dito sa atin, lalo na sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, Mimaropa, ay humihina rin. Pero sa ngayon, Chino, hanggang magdamag, hanggang bukas na umaga, asahan na yung mga malalakas sa pag-ulan, kitang-kita yung mga kulay na yan. Maging dito sa Cagayan Valley na kung saan malayo sa bagyo pero dahil sa paglakas ng hanging amihan at ng easterly, magdudulot din ng pag-ulan. Pero dito, Chino, sa Visayas at Mindanao, dahil sa ngayon ay malayo na yung bagyo, hindi na nila mararamdaman yung ulang daladala nitong bagyong Salome. Mang Danny, sa karanasan natin, kapag bare months, kukunti ang bagyo pero mas malalakas sa mga ito. Ang tanong siguro ay, may bagyo pa ba tayong inaasahan para sa Nobyembre gayong naabot na o naabot na natin ang average na cyclone forecast na isa hanggang dalawang bagyo para ngayong buwan? Well, Chino, asahan natin na may posibilidad pa ng bagyo dahil ngayon ay halos sa second week pa lamang tayo ng Nobyembre, kahit na sinabi ng pag-asa na isa hanggang dalawang bagyo at pangalawang bagyo na itong Salome sa buwan ng Nobyembre, meron pang posibilidad, Chino, na dagdagan itong bagyong to. At kung titingnan natin yung track, na pangkaraniwan ang sinusunod nung dalawang naunang bagyo ay tumama dito sa may Visayas, tumayod ng Visayas, lumabas papunta ng West Philippine Sea. At mga kapuso, paalala lang po, meron pang ibang track, average track yan, Chino, mga kapuso, na may posibilidad na tumama naman sa Bicol, dumaan sa Metro Manila yung bagyo ngayong buwan ng Nobyembre. Kaya hindi lamang mga taga-Visayas o maging Mindanao ang maging I am ready sa posibilidad ng pangatlong bagyo ngayong Nobyembre, kundi maging ang Metro Manila. At sa katunayan na, Chino, ngayong gabi, dadaan ng mas malapit sa Metro Manila yung Bagyong Salome patungo ng West Philippine Sea. Okay, maraming salamat, Mang Danny. Sinataniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nataniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.